Kadagsunod, ano tayo ngayon ng ating centralized power supply sa CCTV. Unboxing natin at saka review na din. Saka ituturo ko sa inyo kung paano mag-connect ng ating power source dito o galing sa 220. Bale, meron naman siya dito manual. Ito yung manual niya. Ayan. Yung problem natin ay nagbibiping yung sounds ng ating DVR yung sa CCTV na rin kasi nagkukulang siya ng power supply o yung amp niya. Bale, itong ating power na 12 volts, itong luma or power adapter ay nagsashort na siya sa pagbibigay ng supply dun sa ating DVR. Hindi na true rated yung power niya, output niya. Almost 10 volts na lang yung ina-out niya. Kaya ang gagawin natin, puputulin natin to. Pinutol na wire para sa adapter natin na luma. Ito natin ilalagay. Papalit natin siya dito. Dito. Sa positive side sa negative side. Bali, dito natin siya iipit. Pero hihinangan muna natin siya. Bale, ang ginagawa ko dito para mapabilis, ito ang mga dulo nito. Hinihinangan ko muna to. Hinihinangan ko yan. Hinangan ko. Bale, yan mga kadabs, na hinangan na natin siya. Ito. Hinihinangan. Kapagit na natin dito. Bale, hindi ko lang mabibidyohan kasi walang hawak na kamera. Kapagit dito. Kabit na natin yung ating sound kung isa kasi ito yung dalawa, ikabit na natin dito yun, ikabit na natin yung black kung yung white naman dito. Okay na yung ating power source, yung ating earth connection, ground tsaka neutral tsaka live, yung ating live, neutral tsaka earth connection. Ah, na siya. Yung switch natin. Try na natin i-power on. Ito yung plug niya. Kita na siya, may indicator na siya na kulay green. So,
kahit ano. Pag yung tinanggal mo yan, yung fuse, malalaman mo kung pumutok yung fuse. Naka-off yung ilaw niya. Tapos dito may power indicator din siya. Ganyan yung itsura niya pag nakasara. Pause. Kanya yung itsura niya pag na-alas. Well, ito yung warrant ka. Ito yung sa DVR natin na supply. Yung pinutol natin sa ating adapter. Ito. Yung connection na to ay sa adapter. 12 volts, 3.3 amp. Kaya yung pinutol natin. Kali ang ginawa natin. Ito na siya. Ito na siya. Ito na yung isusupply natin sa DVR natin. Tapos ito, ipoconnect natin to dito. Sa channel 1, ay output 9 pala. Hindi kakabit ko na. Tabayanan nyo na lang mga kalabas. Ipoconnect na natin siya. Yun yung function or ano ng ano yung dulo ng wire kaya natin hinihinang kasi para yung pag ipit nitong wire may hipitan natin at ma-clamp niya ng maayos to kung hindi na matanggal kasi pag hindi mo hinihinangan yung dulo madali siya matanggal at maputol yung wire nito. Eh, ipit na ipit yan. Kasi hinihinangan natin. Yun yung purpose na. Kaya hinihinangan natin yung dulo ng mga wire. Para ma-press siya o ma-impit na siya ng itong ano na to, terminal na to. Ganun din dito sa mga ano. Hinihinangan din natin to para maipit din itong terminal na to. Yun, i-test na natin siya. Kasaksak na ako natin yung bilang. Okay na siya. Kasi itong ating papuntang DVR ni output na to. Yung 12 volts natin na DC supply. Dito siya galing. Bali para i-test natin siya, gamit tayo ng tester din ulit. Gamit natin yung ating analog tester. Set natin siya sa DC 50 volts. Tapos kunin natin tong connector niya. Tapos i-test natin. So pag-check naman ito, ito may positive sign siya. Ito negative sign. May positive. Tapos dito na natin, negative. 12 volts. Ito, okay na siya. I-connect na natin to. Pasensya na kayo, hindi ko na makukuha na ang pagkabit ko dito no, ito dun sa mismong unit. Pero i-ano ko na lang yung mga pipicturean ko na lang. Kasi baka bawal yung video dun sa pagkakabitan natin. Bali, ang i-ano ko na lang yung photos or
ng kapagitan ko nito. So yun lang mga kadabs, thank you sa pagnunood at pa-subscribe na lang.